Guys, ito na, pa-boarding na kami, na-hold kami. Lahat sila boarding na. Diyos ko, kinakabalo ka, diba naman yan? Lagi kami nalalamig sa ganitong sitwasyon. Medyo nalalamig na ako, natitensa ako, kasi wala na talaga, kami na lang talaga. Hello everyone! Another travel vlog, another country yung pupuntahan natin, and first time namin doon. So yun na nga, kinakabahan kami, na-excite. Sumasakit yung tiyan ko na hindi ko maintindihan. So nandito tayo ngayon sa Mindanao International Airport. And then meron tayong, ano nga tawag doon, connecting flight naman sa may Ho Chi Minh. So dalawang flights yung gagawin natin at natuto na kami ngayon. Talagang isang airline na lang yung kinuha namin para kung ano-ano man yung mangyari, di ba? So tingnan nyo naman guys, outfit check! Outfit check! So ngayon pa lang, alam nyo na, na yung pupuntahan namin medyo hindi the usual kasi talagang pumormal-formal ako ng kaunti. Diba? Oh, look! Diba? Mamaya magtatanggal pa ako ng hikaw. So ayan na mga kluyan. Kasi, you know, kapag kaiba yung culture, so medyo ano naman ako dyan, nag-iingat-ingat ako dyan. So hindi talaga namin alam. Natataranta kami ni Enzo. Kasi ito nga yung first time na magko-connecting flights naman kami na iisang bansa. So ngayon, hindi namin alam saan ba kami dadaan na ano? Saan ba kami dadaan na immigration? Dito ba sa Danang? Tapos diretso boarding gate na kami pagdating sa Ho Chi Minh? Or from here, mag-Ho Chi Minh muna, tapos tsaka lang kami mag-immigration. Wala pa kaming idea. So ang dami uling first time natin ma-experience today. Guys, nasa may boarding gate na kami. Inagahan talaga namin ng kaunti kasi nga hindi nga namin alam kung saan nga dadaan ng immigration. So now confirmed. So dito pala muna kami sa may domestic. From dito sa may Danang, nilipad muna kami ng Ho Chi Minh. And then from Ho Chi Minh, tsaka kami, nakumutik pa ako madulas. Pwede ba kami doon sa sasabihin ko? Tsaka kami pupunta doon sa may immigration. Doon kami mag-i-immigration. So, ayun pala siya. So, eto na. So, ang una namin ginawa, kasi nga, di ba sabi namin sa inyo, natuto na kami. So, una, isang airline na lang yung kinuha namin. Pangalawa, tinigasan pa rin namin yung ulo namin. Nag-Vietnam Airlines kami. Yung Vietnam Airlines kasi, syempre iniisip na naman nga namin. Kasi ganun, di ba? Iniisip ko para siyang Philippine Airlines sa atin. Ito yung kanilang flag carrier. So yun yung iniisip namin. Baka mas okay kapag ganun. So tingnan natin. Ito parang swerte kami itong mga nakaraang ano, panahon. Panahon! Hindi naman pala swerte kasi yung Nepal Airlines nga pala, hindi naman maganda. Pero ito yung mga times na nakakapag-ano na kami, yung flag carrier na airlines. So, sa international na lang, papakita namin sa inyo yung aeroplano, kung ano yung pagkain. Tingnan natin kung parang Philippine Airlines. Kasi di ba sa atin sa Pilipinas, pag sinabing nakapal siya ng Philippine Airlines, uy, social! Di ba? Ganun kasi sa atin. So yeah, so ito na, guys, alam nyo bang 15 days kami? Tapos ito lang yung gamit namin. Ayan lang, ito yung bagahe ko. Ito yung kay Enzo. As in yan lang. So super... Tapos patida, may sapatos pa to. May sapatos pa yan. Iba naman kasi pinagsiksikan ko kasi dito. Kasi sa may ano, sa may Vietnam Airlines, meron kaming 30 kilos. O, diba? Social nga talaga. Kasama na yun sa may binayaran. Ang ginagawa kasi namin, guys, hindi na kami nagbabaon ng marami. Kung ano yung pinakamanipis yun na yung binabaon namin. Itong mga damitan ko ngayon na parang pang dance instructor. Super nipis lang nito. Citro nga to. So ganyan lang. Tapos, isang jacket lang kami. Yung jacket namin, lagi lang pang airport. From day 1 to day 15, eto lang talaga yung jacket namin. Ganun siya. So, ayun lang. So, magkita-kita tayo kapag nasa may Ho Chi Minh na kami. And then, titignan namin kung smooth. Kasi may visa nga eh. So, hindi na kasi ako masyadong nag-research pa. Bahala na si Batman. So, basta samahan nyo na lang kami rito sa journey na to. Hanggang makababa tayo at masettle tayo doon sa may hotel namin. Doon sa may bagong country na pupuntahan namin. Guys, ito na. Pa-boarding na kami. Na-hold kami. Lahat sila boarding na. So kami hinold kami kasi nakita dun sa may system na meron kaming connecting flights. And then yung connecting flight kasi namin, kailangan ng visa. So pinakita rin namin yung visa namin. So ito na naman, kinakabahan na kami. Diyos me. Hindi na kaagad namin alam kung ano mangyayari sa amin. Diyos ko, ito pala rin, no? Idaan sa ngiti. Diba? Diyos ko, ano ito naman mangyayari, nandito pa lang kami. Pinintayin pa daw yung confirmation. We don't know kung anong klaseng confirmation yung hihintayin at kailangan nila. Guys,
ito na may pumuntang parang manager. Pinakabahan na kami. Parang ano, kami na lang yung hindi pa nagbo-board. Ayan, ang paubos na. Kailangan namin nagpadan 12:40. Now, it's 12:10 na. So, medyo na-stress na ako. Diyos mo. Basta alam namin, tama naman kasi meron naman kami connecting flights, meron kaming ticket pabalik ng Pilipinas. I mean, meron kaming ticket papunta sa isa pang bansa bago bumalik ng Pilipinas. And then meron kaming hotel, bookings, and then meron kaming visa. So hindi ko alam po ano pa yung kulang. Ayan guys, so kami na lang guys. Wala na. Diyos ko, kinakabahan ako. Ano ba naman yan? Lagi kami nalalamig sa ganitong sitwasyon. So guys, medyo nalalamig na ako. Natitensa ako kasi wala na talaga. Kami na lang talaga. So ngayon, sinasabi sa amin, kailangan daw namin ano, pumirma ng waiver. Diyos ko, eh tapos hindi sila masyadong magaling nga mag-English. So, hindi namin maintindihan kung para saan yung waiver. So, let's see. So guys, ito na yung waiver. Okay. Hindi namin maintindihan. Okay. Ah, we missed the middle name on the visa. Ah, okay. So, full name, right? Yes. Okay. So, guys, kami na lang yung huling passenger na hinihintay. Takbo na tayo. So, ganito pala yung nangyari. Dapat pala, complete name. Kailangan pati yung middle name. Kaya lang, kapag nag-apply kayo online, ang nakalagay dun sa may middle name, optional lang. So, hindi na namin siya nilagay. Ako kasi nag-apply, so hindi ko na siya nilagay. So, yun yung tatandaan nyo. Kailangan talaga complete name, pati yung middle name ninyo, para hindi nyo na kailangan mag-waiver-waiver. Yung pala yung waiver, para lang siguraduhin kami talaga yun. So, tara na guys, kami na lang talaga. Go! Come on! Woo! Nandito na tayo sa may Ho Chi Minh City. No, sa Ho Chi Minh Airport. And then, very Pinas, nakabas tayo, guys. Ayan. Dito tayo sa may bus. So, nandito pala naman tayo sa may domestic. Magta-transfer pa tayo sa may international. Guys, ready ka na ba? Yeah. Kinakabahan na naman kami. Kasi syempre doon, kumbaga, nakalusot na kami. And then, this time, eto na yung dadaan kami ng immigration palabas ng actually, ganito kasi nangyari, nakapag online check-in na kasi kami. Kaya hindi na kami dumaan doon sa may check-in counter. Kung dumaan kami sa may check-in counter, siguro doon pa lang. Nangyari na yung mga nangyari. So hindi kami magagahol sa oras. So ngayon, kahit naka-check-in na kami online, mag-check-in pa rin kami sa may check-in counter para sure na, para kung may hanap-hanapin pa, meron pa naman kaming kulang-kulang 4 hours. Magagawan pa ng paraan. Diyos ko, nakakaloka. So next time talaga kahit naka-online check-in na kami, kapag kami visa-visa, talagang dapat dumaan talaga sa may check-in counter. So dalawa pa yung pagdadaanan natin na kinakabahan pa kami. Kasi, una nga, dito ulit, pero feeling ko naman baka dito mas maging smooth kasi may binigay nga sa aming waiver. Pangalawa, doon sa may bansang pupuntahan namin, baka mamaya doon magka-problema, hindi kami papasukin. Kapag hindi kami pinapasok, syempre, yung flight kasi namin, sa ano pa, sa, ang tagal pa, parang mga 9 days pa from now. So baka mamaya, kapag na-8-8 kami, kami rin yung gumastos nung pamasahin namin pa uwi. So sana wag naman, Diyos ko. Ayan, at least guys, ngayon, stress-free. Kasi ito yung domestic, tatawid lang. Yun ay international. So ganun. So ayan na, basta lahat ng pagkakamali namin sa may pagta-travel, lahat sasabihin namin sa inyo. Para just in case, meron din kayong plano sa mga pupuntahan namin, sa amin pa lang, matututunan nyo na yung mga pagkakamali namin at hindi nyo na uulitin. So now, yung pinaka naging pagkakamali namin, sana pala, kinumpleto ko na yung pag-fill out dun sa may form kahit optional yung nakalagay. Ngayon hindi, magsisigurado na ako. Kahit optional, lalagyan ko na lahat para walang maging problema. Yun yung naging cause ng stress namin. Grabe! Akala ko talaga, hindi na kami makakasakay. Tapos hindi naman ini-explain na ganun pala yung naging problema. Naisip pa natin nung una, na-checkout na naman tayo. Oo, yung checkout, di ba alam nyo naman yung ibig namin sabihin doon sa checkout, yung nakapag-check-in ka na,
tapos hindi ka dumaan sa may counter, sa may check-in counter, tapos biglang pagdating mo dun sa may boarding gate, sasabihin na check-out ka. So yun yung akala namin. Or, isa pa, ang akala din namin, dapat pala dumaan muna kami ng ano, immigration. Kasi yung Danang nga kasi guys, ano siya, tawag nito, international din siya. Basta kung ano na yung lumaro sa utak namin. So inisip namin, ano ba, dapat ba dumaan muna kami ng immigration, ganyan, ganyan, ganyan. So ang dami naming naisip. So yung pala, dahil lang pala sa may middle name. So sana kung simula pa lang sinabi na, sana na less stress namin, kaloka. So doon sa may pupuntahan namin, sana wala nang maging problema. Kasi nga, sila naman yung naglagay doon ng optional. Pero let's see, kapag mga ganito kasi, diba, naunahan ka na kaagad ng nervyos. So, ang laki kasing gastos, guys, kapag ka hindi kami pinapasok doon. Ito na, guys. Nandito na tayo sa may Ho Chi Minh International Airport. At ito, guys, ilang beses na kami nakakapunta ng Vietnam. Pabalik-balik na kami rito. Ako hindi ko na mabilang kung ilang beses na. Never pa kaming nakapunta dito sa may Ho Chi Minh. So ngayon, nandito lang kami sa may ano, sa may airport man lang. So tara, let's. Oh, kaloka, nagulat kami. Airport pero ang dilim, oh. Guys, ang dilim dito. Diyos ko. Naloka kami. So tara, akyat pa tayo. Ang dilim. Guys, pa-check-in na tayo. Ayan, merong separate naman palang pila para dun sa mga nag-online check-in na. So, pang ilan lang kami, pang lima lang kami. Kung hindi ka pa nakakapag-check-in, ito yung pila, napakahaba. So, hindi naman pala yung advantage kapag ka nakapag-online check-in na. Kaya talaga next time, kahit kapag-online check-in na talaga kami, talagang kailangan dumaan pa rin kami sa may check-in count. Too busy. That's mine. So, now I will help you. But next time, ala, okay. Okay, thank you. Because it's the machine for the business. Okay, thank you, guys. Another kapalpakan namin. Hindi kami nag-print ng visa. Ayan. So ito ngayon, hindi kami tinanggap din naman sa may check-in counter. And then pinapunta kami dito para magpa-print ng visa. Para humingi lang tulong mag-print ng visa. And then syempre ngayon dito, tinatalakan kami. Which is tama naman. Dapat talaga, nag-print na rin kami ng visa. Para walang maging problema. Although, doon naman sa may instruction, pwede naman na hindi printed. Pero sabi nila, kapag ka first time daw na visa, dapat daw i-print. So, ayun. So, sa, kumbaga, doon sa may pupuntahan namin, una, kahit walang middle name, pwede. Pangalawa, kahit hindi i-print, pwede. So, dito sa may Vietnam, medyo mahigpit sila pagdating sa ganito. So guys, ito na, ang bait naman nila. Pinag-print naman tayo. Pero yun nga, may kasama talagang pala. Hayaan nyo na. Kasalanan din naman namin. Sana nagsigurado na lang kami. Ayan, check-in na tayo. So ngayon, baka hanapin na naman yung middle name namin. So bahala na si Batman. Baka another ano na lang dito ulit. Another waiver. Let's see. Check-in na tayo. Diyos ko, ito na naman. Tignan natin ha, i-discan na yung passport pero meron na namang tinitext or tinatawagan. Siguro nga i-coordinate muna dun sa may kabila kung dumaan na kami dun sa may dalang. So let's see, sana mas smooth na, just me. Tigla tayo akong ginutom, sobra. First time namin itong ginawa guys ha, na nag-vlog kami na actual. Usually hindi kami nag-vlog ng ganito. Kasi nga diba, nakaka-stress sa may airport, ang daming ginagawa agad ng ganyan. So, hindi namin ginagawa yung ganitong vlog. Pero, at least ngayon pa lang, diba, nakikita nyo yung talagang proseso. So, nandahin lang sa isang pagkakamali, ito lahat yung pinagdadaanan mo. O, okay naman mo. Pero, may pagtimbang na nagagawa. Lumagpas kami pareho sa ano, 7 kilos. Pero, sa may Pilipinas na naman 7 kilos yung ano, yung hand carry na allowance. 8.7 sa akin. Thank you. Guys, so pag-check-in na tayo. So, kailangan na natin ngayon dumaan na immigration. So, let's see. Sana wala nang question. Ayun na nga. Kami naman, ako naman kasi, dito, hindi pa ako masyadong kinakabahan. Kung hindi kami makakasakay ng eroplano, mas okay na yun. At least, nandito lang kami sa may Vietnam. So, una, mas mura yung pamasahe, pauwi. Kesa naman,
lumipad kami ng bansa na pupuntahan namin. Tapos hindi kami papasukin. Diyos ko, mas mahal na yung pamatay. At saka yung stress, ang haba ng flight. So, di ba? Kasi dito, kung hindi kami naman kasi papayagan lumipad, pwede mag-extend na lang kami rito. Magliliwaliw na lang kami rito sa may Vietnam. Tal, isa naman itong Vietnam sa mga pinaka-favorite countries namin. So, okay lang na magtagal kami dito. So, wag naman sana. Let's see. Is okay na tayo sa immigration. Wala namang tanong-tanong at all. So, wala rin hinanap. Kasi siguro naman palabas na rin. Kung ano yung iniklinang pila sa immigration, ito naman yung haba ng pila dito sa may parang x-ray machine. Sabi niya siya kahaba. So at least ngayon nakakita ko na mas mahaba pa yung pila kaysa sa may Pilipinas. Panalo tayo kaysa dito. So guys, kulang-kulang mga 40 minutes kaming pumila para doon sa may x-ray machine na yun. But anyways, ganun talaga. So meron pa sana kaming isa pang access, free access sa international lounge. Pero ayaw muna namin ditong gamitin ni Enzo kasi konti ng choices dito. So nag-ano lang kami, Burger King. Ang mahal, grabe. So meron kaming natira pang dong na parang 600 pesos. Tapos nagbayad pa kami ng $16.2. Ayan. So parang kulang-kulang 1,400 pesos lahat tong meal na to. Nasa airport tayo, wala tayong magagawa. Pero meron naman siyang ice cream, ayaw kay Enzo. And then malaki naman yung Coke. Tapos meron din namang fries. And then, malaki rin naman yung burger. In fairness. So ayan. So ngayon, medyo nakahinga-hinga na kami ng kaunti. Isa na lang yung pagdadaanan namin na nakaka-stress. So sana wala na maging problema para tuloy-tuloy na. Basta, ayun lang. Basta guys ha, kung ano yung nakikita nyo mali sa ginagawa namin, huwag nyo siyang gagayahin. That's why, kahit may mali kaming nagagawa, eh, sinishare namin sa inyo. Hindi lang yung puro maganda. Hindi lang yung puro tama. Hindi kami nahihiyang mag-share ng mali. Kasi syempre, di ba, minsan nakakayang mag-share ng mali. Kasi baka mapintasan ka. Sabi lang, aksyonga mo naman. Ba't ganito, ba't ganyan? Well, sa totoo din naman, kasalanan din naman talaga namin. Pero sinishare namin sa inyo, para nga just in case, di ba, hindi na kayo magkamali. Yun yun. So, kain lang tayo. And then, pray na walang maging problema sa susunod nating destination. Pero grabe nga pala, last na, kasi natuwa ako. Kasi tuwing pupunta ako sa ibang bansa, lagi kong sinasabi, ano ba yan, mas maganda yung airport dito sa bansa to kaysa sa amin. Ngayon, meron ng masasabi ko na mas maganda yung airport natin. At mas systematic yung sa atin kaysa dito sa may Ho Chi Minh City. O, ayan, meron tayong naipanalong laban, guys. Guys, boarding na tayo. So ito na yun, nagsisimula na naman ang medyo kaunting kaba. Ang magiging biyahe namin ay 5 hours and 25 minutes. Mahaba-haba na naman ulit. So praying kami na una, yung aeroplano namin, yung Vietnam Airlines, sana medyo maganda naman para mas komportable. Kasi bibihira kaming bumibiyahe ng aeroplano na ganun kahaba. So una yung sa Kathmandu. Yung sa may Maldives, parang wala pa yatang 5 hours yun. Parang 4 something lang yata. And then ito, 5 hours ulit. So sana yun para komportable. Pangalawa, syempre, pagbaba namin, sana wala nang maging problema sa may visa namin. So ayan, balitaan namin kayo guys. So sana yung kaba namin mapalitan na ulit siya ng excitement. Kasi ang tagal naming pinlano to. Ang tagal namin kayong gustong isama dito. Kasi ito yung bansa, ayan na ha, kulo na kaagad. Ito yung bansa na pag inisip mong, pupunta ba natin yun? Parang ganun, hindi siya yung bansa na puntahin. Hindi siya yung laging first choice, or baka nga kahit sa top 10 wala siya. So parang ganun. So gusto namin sa inyong ipakita, totoo ba yung mga nababalitaan natin sa kanya? Totoo ba yung lahat na napapanood natin sa mga vlogs? Or yung mga nababasa natin. So kahit kami yung curiosity namin, yun yung nagdala sa amin kung bakit kami nag-decide na tara na, eto na yun. Puntahan na talaga natin siya. So magkita-kita tayo kapag nandoon niya tayo. So please, pray for us. Guys, nandito na tayo sa loob ng Vietnam Airlines. And ito naman itsura niya. Wala namang masyadong difference. Meron lang ditong fatigue. Ayan. Pamonitor. So, ayan yung isa sa mga napansin namin. Same with Nepal Airlines. Merong pamonitor na ganyan. Pero yung upuan niya,
Parang ganun din. Ito yung first time namin. Merong paunan. Tag-isa kami ng Enzo. And then may takubo. So, kasi nga, 5 hours and 25 minutes yung magiging biyahe natin. And then, in fairness naman sa main legroom, ano siya, mas komportable siya. Tapos yung upuan niya, mas malapad. So, yun yung pagkakaiba. Pero yung itsura niya, ganun na ganun din naman. Parang Philippine Airlines lang din naman. Na may monitor. So guys, nandito na tayo sa May Airport. So after 5 hours and 25 minutes na pagtagumpayan namin, ito na yata yung isa sa may pinaka memorable na airplane ride namin. Pero syempre sa mga susunod na naming vlog, ikukwento sa inyo or sa susunod na ngayon kasi kinakabahan pa nga kami dahil sa may visa namin. Titignan namin kung magiging smooth na. So kung magiging smooth na yung visa namin, guys, di ba? Magbi-big reveal na tayo. And for sure naman, by this time, alam nyo naman na kung nasaan kami. Pero alam nyo naman kayo, ayan yung gusto nyo. Yung kunwari, ano, sino surprise-surprise namin kayo. Tapos kayo din, kunyari, hindi nyo pa rin alam. Charot. Oh, yun. So pagkatapos lang itong prosesong to, and then, bibili pa kami ng SIM card kasi wala kami makita sa clock talagang dapat dito bibili. And then magwi-withdraw pa kami ng pera. So ang dami pa naming ganap. Tapos naghahabol pa kami ng train dahil mag-11 PM na. So pag hindi kami umabot sa train, guys, mas nakakatakot. Siyempre, di ba, parang kabababa pa lang namin dito sa bansang to. So kumbaga, ano muna kami, makikiramdam muna kami. Kaya papunta sa may hotel, hindi na rin pala muna kami magbablog kasi nga gabi na masyado. Tapos yung hotel namin, as in, nandun talaga sa may ganap, nasa may center talaga. So for sure, magulo pa doon. So makikiramdam muna. Lagpas na kami ng immigration, super, super, super smooth lang talaga. So now, pwede na namin i-announce kung nasaan kami. Kasi kanina, hindi namin ma-announce kasi natatakot nga kami. Baka mami, hindi na makapasok. So finally, pwedeng-pwede na. It's official. Nandito na kami sa May India! Yes! Ang tagal namin tong pinlano. Alam nyo yan. Ang tagal namin tong pinaghandaan. Nandito na kami. At ito yun. Nakalimutan ko ba tong camera mismo? Nakalimutan ko doon sa may immigration. So buti na lang wala pang mga 2 minutes no, na naglalakad kami. And then sakto ako yung last. So buti na lang. Kung hindi, wala kayong mapapanood na vlogs. So nandito na tayo. We're so excited. Super simple lang nung visa. Wala namang naging problema. So sa susunod na vlog na namin sa inyo ipapaliwanag lahat. For now, nagmamadali kami. Kasi kailangan naming una, mag-withdraw or magpapalit. Meron naman kaming dollars. Siguro magpapalit na lang tayo ng kaunti. So meron naman kaming dollars. Kaya lang kasi syempre, diba kapag ka nga airport, mahal or maliit yung palitan. And then SIM card. Kailangan namin ng SIM card. Hindi talaga ako makapag-research kung saan nakakabili ng SIM card. Kahit sa clock, wala. So yun, kailangan talaga namin siya para just in case hindi kami maligaw. At naghahabol kami sa train. Kasi if I'm not mistaken, yung train parang 11:45 yung last trip niya. Yes, paglabas na paglabas lang ng immigration, meron na kaagad ditong money changer. So nagpapalit na rin kami. Meron pa naman kami dyan $50. So ganun din gawin niyo kung magpapapalit kayo ng dollar sa may Pilipinas, siguraduhin niyo na meron kayong mas smaller bill. Huwag yung 100 lang kaagad. Kasi for sure, kapag sa airport kayo nagpalit, sure na sure na sure yan, mababa ang palitan. So kaya sinadya talaga namin na merong 50. Kung meron nga lang 20. So far, okay naman yung airport. Actually, super smooth ng immigration. Tapos, syempre, bawalan kasi doon mag-video. Paglabas mo doon sa may aeroplano, doon sa may pila sa immigration, actually, wala masyadong pila. Kasi ang daming windows, ang daming pila. Lalo na yung sa mga locals, ano talaga sila, dire-diretso na lang sila.
kaya maganda yung takbo, mabilis. Tapos sa foreigners naman, bukod yung visa on arrival, bukod naman yung nag-apply na ng e-visa. So tayo, nag-apply na tayo ng e-visa, kaya iba yung pila natin, mas smooth. So makabalita tayo kay Enzo, magkano ang palitan ng $50? 3,800 Indian rupees. O ayan, meron na kaming 3,000. So kasyang-kasya na yan for sure, para sa may SIM card lang, at saka sa may train. Actually, nababasa ko mura yung airport train dito, papunta mismo na sa may city center. So tara, let's! Paglabas na paglabas nyo ng custom, dito, marami na rito ang pagpipilian na money changer. So hindi na kami titingin, kasi for sure, di hamak na ano rito, mas malaki yung palitan. Eh, pero doon na kami nagpalit sa may loob, para hindi na kami pipila ng mahaba dito. So ito na, SIM card naman tayo. So far ha, smooth siya, in all fairness. So dito naman tayo. Ito, mga SIM card to for sure. Napila na si Enzo. So kahanapin lang namin yung pang 7 days para sakto lang. Kasi 7 days lang naman kami dito. So tignan natin kung meron at kung magkano. So ito na guys. Sana wag naman muna. Wag naman muna, you know, maasa pa din na may scam tayo. Hindi, sana wag naman. So ito, parang medyo nagsisimula na kasi bumibili na kami ng SIM card. Wala silang presyo na nakalista. Tapos, may bigla lang lalapit sa'yo. Magtatagalog na lang ako. Ano ba yung 6 na dolyares daw? Pero, hindi naman namin alam kung yun yung totoong presyo. For 7 days na yun. Actually, mura naman siya kung tutusin. Pero yun nga lang problema, wala kasi silang price na nakalagay. Tapos, si kuya tumitingin at tumitingin sa hawak ko. Kasi alam niya na may hawak akong camera. Pero, hindi naman siya nakaplay kanina. Ang sabi ko kay Enzo, i-convert niya na lang kasi sabi ko, ibabayad na namin yung Indian rupee na. Sa Indian rupee daw is 500. So, titignan namin kung tama yung conversion. Kung tama yung conversion, go na kami. Kasi ano naman, tawag nito, mura na rin naman yung 300. Ayan na guys, narinig yung sinaway na ako. Huwag daw akong mag-. So, tara na guys, baba na tayo. Punta na tayo ng metro. So, dito sa may arrival 4 or 5, labas lang kayo, tas eto, meron kayong dadaan ng ganito. Pababa na to. Actually, meron namang mga signboard. So, hindi naman kayo maliligaw. Yun nga lang, ang daming lalapit sa inyo for taxi. So, deadma lang. Lakad lang tayo papunta ng metro. Kasi isang sakay lang kami from here. Bali, sa Delhi kami mismo bababa. So, tara, let's! Nag-i-start na yung ating adventure. Hindi na namin ito patatagalin. Gaya nga na sabi namin sa inyo, ano lang muna kami ngayon. Nakikiramdam pa kami. Nakita nyo naman, di ba? Pinagbawalan ako mag-vlog na agad dun sa may loob. Kasi nga, pakiramdam ko yun, ni-scam na kaagad kami. So, ano muna kami? Makikiramdam muna kami. Tapos gabi pa, para maitago rin muna namin tong camera. And then, bukas na tayo mag-chikahan kung ano yung mga proseso ng pagkuha halimbawa ng visa, and then yung mga papasok dito, at saka to ano yung magiging first impression namin dito sa may India. So again, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Nandito na tayo sa India, guys. So alam nyo yung pakiramdam na ang tagal nyong pinlano, tapos finally, nandito na kami. So, kayo yung inspiration namin. Kasi gusto rin talaga namin itong maipakita sa iyo. Kasi para malaman natin, totoo ba yung mga napapanood natin sa mga vlogs? Yun yun. So, maraming salamat at magkita-kita tayo sa mga susunod pa nating India Travel Vlogs. Bye everyone!